sa pagkaraan ng Epifania. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang marinig ni Jesus na dinakip si Juan, lumayo siya pa Galilea. Hindi siya tumigil sa Nazareth, kundi sa Kapernaum na nirahan, sa may baybayin ng lawa ng Galilea, sa teritoryo ng Zabulon at Neftali. Kaya natupad ang salita ng propeta Isaias, "Makinig kayo, mga lupain ng Zabulon at Neftali, mga daang patungo sa dagat, kabilang ibayo ng Hordan, pakinggan ako, Galileyang lupain ng mga pagano. Nakakita na ng malaking liwanag ang mga lugmok sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga nasa anino ng kamatayan. At magmula noon, sinimulang ipahayag ni Jesus ang kanyang mensahe. Magbagong buhay, lumapit na nga ang kaharian ng langit." Nagsimulang maglibot si Jesus sa buong Galilea. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga. Ipinahayag ang mabuting balita ng kaharian at pinagaling ang kung ano-anong klase ng sakit at kapansanan ng mga tao. Lumaganap sa buong Syria ang balita tungkol sa kanya. Kaya dinala sa kanya ang mga may karamdaman, ang lahat ng naghihirap dahil sa sakit, ang mga inaalihan ng demonyo, ang mga nasisira ng bait, ang mga paralitiko, at pinagaling niya silang lahat. Sinundan siya ng maraming tao galing sa Galilea, sa sampung lungsod, sa Jerusalem, sa Judea, at sa kabilang ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Magbagong buhay, lumapit na nga ang kaharian ng langit. Sa pangangaral ng Panginoong Jesus, sa pasimula ng kanyang buhay na hayag, pinaalalahanan niya tayo na kailangan ang pagbabagong loob para kilalanin tayo bilang mga pinaghaharian ng Diyos. Dala niya sa atin, ayon kay Propeta Isaias, ay liwanag at pag-asa. Pero kailangan nating magsikap sa tulong na rin ng kanyang biyaya na magbago. Hindi natin maaaring sabihin na Kristiyano tayo kung hindi tayo nagsisikap magbago. Hindi madaling gawin ang pagbabago ng sarili dahil malimit tayong madapa at magbalik sa dating ugali. Pero ang mahalaga ay nagsisikap tayong magbago.